I'm back, 3:44 p.m. Today is November 9th, also Black Sea Part 2. After new edition series, my brand new vlog. Bugnaw na kayo. Gagawin siya, kuhaan siya bugnaw. Dili siya intense. Ang bansang ito ang isa sa pinakamahigpit
pagbukas sa cellphone kahit na kanino at mas lalo na sa labas ng North Korea ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang gobyerno. Ang sino man na mamugod at bawal dito ay makakarasahan ng pamatayan. Noong 7 ay may isang lalaki ang dinali at pinatay ng kanilang gobyerno dahil nanguli ito sa isang state na may kausap sa cellphone na mula sa ibang bansa. Noong panahon naman ng execution, maraming tao ang nagpanik at ang ilan sa kanila ay namatay dahil sa sampel. Ang masakit at nakakalungkot pa sa pangyayaring ito ay hindi niyako ng kanilang gobyerno ang mga responsibilidad ng mga nasawi at kahit ang kanilang mga pamilya. Mayroon sila na sariling rules sa basketball. Ang larong basketball ang isa sa pinakasikat na sports sa buong mundo. Halos lahat ng bansa sa mundo na naglalaro ng basketball, international man o local, ay may isang rules lang sa basketball at kung may binago man, ay sa pag-adjust lamang ng oras at ilang mga violations. Pero kung sa bansa North Korea tayo pupunta at maglalaro ng basketball, ay medyo magulo at maninabago tayo dito. Sa North Korea kasi, ay kakaiba ang rules at violations ng basketball. Oops. Ay 4 points ang equivalent ito kung ang bola ay hindi kumama sa gilid ng ring. Ang lahat naman ng dunks ay 3 points ang equivalent. Bawat free throws naman na hindi mo mapapasok ay ibabawas sa total points mo. Kapag nasa huling 3 segundo na kayo ng laro, ang lahat ng mga pera mo o anumang turbo na ginawa mo na papasok sa ring ay 8 puntos ang katumpas. At ang pinakakaiba pa dito, ang mga laro ay maaaring magtapos sa isang tie o tabla. Mga turista, mahigpit na ipinagbabawal at hindi pinapayagan ng North Korean government ang malayong pamamasyal ng mga turista sa kanilang bansa. Pinapayagan lang ng mga awtoridad ang turista dito kung ito ay mga grupong inorganisa ng mga opisyal ng North Korea o may approve sa kanilang travel agency. Ang sino man ang pupunta o papasyal sa kanilang bansa ay hindi malayang lumalamang isa dahil doon, bawat kilos at galaw mo ay may kasama ka ng mga bantay. Lahat kasi ng mga turista na pumapasyal sa kanilang bansa ay kontrolado ng gobyerno ang kanilang bawat kilos. Kahit na ang iyong cellphone at computer ay hindi mo pwede dali sa pagpasok ng North Korea dahil kukumbisbahin din nila ito bago pa makakapasok sa kanilang bansa. Ibabalik lang nila ito kung ikaw ay lalabas na ng kanilang bansa. Gusto kasi ipaalam sa'yo ng North Korean government na wala kang karapatan at kalayaan doon. Sarcasm. Mahigpit na ipinagbabawal sa bansang North Korea ang pagiging sarkastiko lalo na upang mag-insulto sa isang tao, leader o sa mga partido. Kabilang sa pagiging sarkastiko ay ang iyong paraan ng pagbibiro at ang lahat ng paggamit mo ng mga salita na ang ibig sabihin ay kabaligtaran ng kung ano talaga ang gusto mong sabihin. Kung ikaw ay makikita o mamuhuli na ginagawa ito, ikaw ay agad na ire-report sa pamahalaan at mapaparusahan ka. Halimbawa na nga lang dito ay ang Jewish studio sa Amerika na gumawa ng movie na patungkol kay Kim Jong-un. Kung nakita at napanood ito, kay Kim Jong-un ay hindi niya ito nagustuhan at siya ay nagalit dahil ito umano ay sarkastiko. Kaya naman dahil sa pagkadismaya, siya ay nagbanta na gagawa siya ng terror attack at pinapa ang Jewish para lang pigilan ang paggalan ng naturang palabas. Lahat ay kailangan mag-display ng picture ng kanilang leader sa bawat bahay. Sa bansang North Korea ay may batas na nag-uutos para sa mga North Korean citizens na maglagay ng larawan ng kanilang leader sa kanilang mga bahay. Nakasaad pa sa kanilang batas na ito na kailangan ay panatilihing malinis ang larawan at ilagay ito sa isang pader kung saan walang ibang litrato ang nakasabit dito. Upang masiguro ng kanilang pamahalaan na sumusunod ang mga tao sa batas ay pumapasok sa bawat bahay ang mga pulis upang i-check ang larawan. Kung makikita nilang marumi at may hindi magandang nangyari sa mga larawan ay paparusahan ka ng kanilang gobyerno at posible ka pang natulan ng death penalty. Noong 2007 nga ay may isang ama ang mas pinili ni Tran ang larawan.
mahal. Kung ikaw ay nagkasala sa kanilang batas, ay hindi lang ikaw ang mapaparusahan at makukulong, kundi ang buong pamilya mo o hanggang sa pangatlong generasyon ng inyong pamilya. Sa bansang North Korea kasi, ay may batas sila na tinatawag na 3-generation punishment na kung sino man sa isang pamilya ang magkakasala sa batas ay damay na makukulong pati ang buong angkan nito at posible pang mamatay dahil sa kasalanan na hindi naman nila ginawa. Talaga nga naman na napakahigpit at hindi na makatao ang kanilang batas na ito. Ang Eugene ay paboritong kasuutan, mapababae man o lalaki. Pero dahil sa ayaw ni Kim Jong-un sa mga bansa sa kanluran, lalo na ang Amerika, ang blue jeans ay banned sa North Korea. Simbolo daw kasi ito ng Western Capitalist Forum Society at American Imperialism bilang kanilang kaaway. Ang blue jeans ay maligit na ipinagbabawal ng pamahalaan ng North Korea na suotin ng kanilang mga mamamayan at kahit ng mga turista na pumupunta sa kanilang bansa. Pero may mga black market na nagtitinda nito at kung ikaw ay nakabili, dapat ay sa bahay mo lang itong sundin dahil kapag ikaw ay nahuli, ay mapaparusahan ka. Ang inirekomenda lang na kulay ng jeans na dapat sundin ay kulay itim. Foreign movies. Sa North Korea, ay illegal at mahigpit na itinagbabawal ng kanilang batas ang panunod at pagbibenta, lalo na ang mga foreign movies. Kahit na ang pakikinig lang ng mga musika at panunood ng mga balita mula sa ibang bansa ay mahigpit din na ipinagbabawal. Tatlong stations lang ang pwede panoorin ng mga North Korean citizens noon at ito ay puro mga propaganda at kontrolado pa ng kanilang gobyerno. Labag din sa kanilang batas ang pagdadala ng mga bagay na religyoso, pornographic at pampolitika lalo na kung nagmula sa Amerika. At kung hindi ka susunod, ay execution ang maaari na magiging parusa mo. Kung sa bansang India nang galing, ay pagkakakulong naman ang kaparusahan. Kaya naman ang mga tao dito ay sarado at walang nalalaman na ibang bagay-bagay patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo dahil pa rin internet ay wala sila. Herbert, noong 2013, nagdesisyon si Kim Jong-un na mag-limit ng hairstyle sa mga tao. Kaya naman dahil dito ay 28 ng lahat ng hairstyles ang pinayagan ng kanilang gobyerno at dapat nasundin ang mga ito. 18 hairstyles ang pwede pagpilihan ng mga babae, 10 hairstyles naman para sa mga lalaki at dapat na panatilihin ito sa pagitan ng 1 to 5 centimeters ang haba at recommended na mapabukit sila kada 15 days. Mahigpit naman na ipinagbabawal ang 5 hairstyles dahil sa tingin ng kanilang gobyerno na ito ay mapanghimagsik. Pero okay, wait. Kids Spain, last session. Para kumalaban kay King Jong-un dahil galing sa tao. Pero ayon sa
All right. 1,940. Total about kids' paint pictures, part 2. Afternoon edition series. Kids Pain, last session. Okay. All right. By the way, guys, get tickets later for next vlog. Thank you for 4:03 p.m.